coach. Paano ako Ano pupunta sa room nila? ay, wala pa kasi sila coach ganun eh. So bali yung ganun na ako.
sinibada pa talagang tawagin pag ikaw'y nawala. Nasa dapat tadaan na tinataksa ngayon, hindi ka dapat natumulog sa sarili mo noon. Panahon na nga ngayon para baguhin na lahat na katadaan na pagkusap na babo. Hello and welcome to the Reese's Season Games. Ang karayan, hindi ka pwede naman nalo na panalo na tamas. And for today's matchup, we will have Don Bosco School of Manila up against Holy Spirit School of Cubao. Currently, we will have our draft and standby for our Kairos Cup preseason game. Holy Spirit versus Don Bosco, Manila. Okay na? Yeah, coach. Nag-drop na tayo. Okay, kasulo ko yung nag... Okay. Kasulo ko yung nag-draft sila. Alright. So, for the first game, nasa blue side ang Holy Spirit and sa red side ang Don Bosco Manila. Yep. So, for the Holy Spirit first band, they band the Vendetta. As we know that, Vendetta is in the meta right now for the court. So, sobrang lakas ng damage output and coach. Uh-huh. And sobrang ganda niyan sa team fights as well. I see. And for the other side, the first band is the Lunox. The Lunox. So, alam naman natin yung Lunox ay napakagandang support ngayon. Yes. Okay, pang ilang band na nakita natin? Second band na ng Holy Spirit, tama? Yes, coach. Yeah, sinong binan nila? Naman ulit ng Holy Spirit, Brody as well. Uh-oh. So, ayun, feel ko focus sila sa core ngayon, coach. Binan nila yung mga meta cores ngayon. Okay. Kasi alam naman natin yung Brody sobrang lakas ng damage output din yan. Mm-hmm. And then nga, binan ng Holy Spirit ng Don Bosco, what I mean is Baraz. So nakita naman natin sa previous games ng mga schools, di ba coach? Yes, yes. Daya ng Brax na ito. Oo. So hintay na lang natin kung sino ang first hero. First hero ng Holy Spirit. First hero ng Holy Spirit. Let's see. They have how many seconds to do so? 9 seconds na lang. Hintay natin who they'll go with. Alice. Alright, what can you say about Alice? Napakadaya ng Alice ngayon. Bakit naman dahil? Coach, nakapanood ko rin sa mga, ayun sa mga professional tournaments na ginagamit nila yung Agis, coach. Mm-hmm. So, basic, ginagamit nila ito pang off-take, coach. I see. Ngayon ang napapansin ko nung nakaraan. Pero, makikita, pero madali naman siya countering, coach. Makikita natin kung ano yung diskarte ng Don Bosco Manila dito. Unang kinuha nila pang off-lane coach. Okay, sino? At ang Tamus. Grabe coach. Hindi ko maalam anong strat dito ng Don Bosco Manila, pero excited ako makita ito coach. I see. The hero? Sa other side naman. Okay, Selena, other side. See? Showhead. Okay. So feel ko si Selena, ilalagay nila to sa support role. Tapos itong Johid na to sa off-lane din, coach. I see. Makikita natin, alam naman natin, yung Holy Spirit din ata gumamit ng Johid na yan. Mm-hmm. Nakaraan. Mm-hmm. Against TFC. Against TFC, yung unang games natin. No? Yes, coach. Nakita naman natin doon ang kasalit ng Johid na yan, coach. Pero sabi ko na, depende talaga sa gumagamit yan. Depende. Makikita natin, yes, coach. We would see how the Holy Spirit will play execute this game, coach, as well sa Don Bosco, coach. First time natin nakikita maglaro Don Bosco, coach, no? Yes, first time. I believe they have two teams, so this is the first one na sasabak nila. And first time rin nila dito sa Cabiber, no? Sa Haraya Youth Developmental, so we're excited to have Don Bosco Manila to be part of Haraya. Diba? Kahit nasa pandemic tayo ngayon,
na kitang kita mo buhay na buhay ang Haraya Youth Developmental. So excited for this esports. So ngayon nag-aano tayo, nagte-test broadcast tayo. Pasintabi lang po, no? At tinatawag ako ni Kabiber na coach, pero hindi talaga coach ng esports, no? I'm a student of the game. I'm just a coach of basketball. Okay, MPE. Pero esports, I'm learning this game and very exciting. Yeah. So, actually, ang coach ko ngayon si Bieber. Si Ka Bieber. Yeah. Ang tawag ko kay Bieber is coach talaga. Okay, ano na nangyari? So, pinick nila coach yung sa Don Bosco, Manila, si Kufra. Nakita naman natin yung Kufra nung... Okay, yes. Against TS, yung ginamit ni Joseph. Yep. Nung nasa TSDA, nakita natin kung gaano kalakas ang impactful sa teamfights tong Kufra na to. Yep. You tell me, oh, si Joseph ng TFC alumni. No? Siya ba yung MVP ng laro na yun? Yes, coach. Oo. Nakita naman natin okay. Paano sila nag-comeback. Na nakitas nila yung mga other ng mga players sa yes. Crucial team fight. Alright, sino yung other side? At Ari, ang pinik ng Holy Spirit. Okay. Good pick. Mm-hmm. And what can you say ang lineup ng Holy Spirit? Sa tingin mo, paano sila atake dito ngayon? Coach, ayun. Sabi ko nga kanina, yung Alice nilalagay nila sa offense. So basically, they would go for 1-3-1 as well sa Don Bosco, Manila. So isusupport nila itong Kagura na to. At ang main core nila si Roger. At ang both sides of offline nila ay sila Tami sa Sergio. I see. So, excited ako sa game na ito, coach, because this is the first time that we will see playing Don Bosco Manila nga nila. Oh. And I am happy that Haraya is extending their hands to different schools to participate this game. Even though na may pandemic, still, with the help of Coach Ryan, na nag-conduct siya ng esports, grabe coach. Grabe. Yes, coach. Napakalaking factor to. Yes, so, excited tayo ngayon. First time, Don Bosco, Manila for Haraya Youth Developmental. Interesting, no? Interesting indeed. Ano tayo nito? This is game one. Okay. Sino na hinihintay natin? Okay, sana lang. So I hope and I pray as well na both sides na meron magandang internet connection para enjoy sila, coach. Oh, naman. And here we go. Here we go, coach. This is game one. Against Don Bosco, Manila versus Holy Spirit. Holy Spirit School, huh? So this is the first game of best of three up. Nagkaroon tayo ng problem ngayon. Ng 20 MS. Coach, ayan, pwede po ba kayo pumunta muna sa team 2? Okay. Kaila... Okay, may problem. Lahat bago ko simulan na
Okay lang ako. Kumusta, coach? Yes. Okay, here we go. Siyempre, internet is really a challenge in these games, internet connectivity. Uy, wala ata yung alis nila. Wala? Oo. Pause ko muna ko siya. Okay. Sige, pause muna tayo ngayon. Sa Team 1 at ulit, Team 1. Team 1. Okay. Sige, let's go first, no? Have a break. Kasi simula pa lang, pero, well, internet connectivity talaga is really a problem. So, it's really a challenge, okay? So, let's get back. Yes, coach. And we're back. Tingnan natin ulit ang arena. Let's see if okay na ang internet connectivity ng mga tao dito. Alright. Punta lang muna sila sa jungle. Wala pa tayong bakbakan. Importante. Yung mga dalawang core, nakuha na nila ang blue buff. Okay. So, ang Holy Spirit ay ang blue team. Tama? Yes, coach. At ang ano naman ang Don Bosco ang red side. Okay. Let's see. Okay, here we go. Here we go. First blood para sa Holy Spirit. First blood goes to our Holy Spirit. Nakikita natin yung Zohed at kakat ng links dito sa both side. I see. So, ano masaya sa strategies ng both clubs so far? I coach eh, di pa natin masasabi pero nasa nakikita ko 1-3-1 yung formation nila eh. Both, no? 1-3-1. Ayan na! Ayan na, unang napitas, unang namatay yung carry. Ito na yung Yu Zhong. Double kill for Yu Zhong. Wow. Napakasakit talaga itong champion na ito, coach. Oh, napakaganda sa team fights. Score is now... Just like that, 3-1. 3-1, napalit ang advantage, no? At makukuha ng Tamos ang blue ng Kali. I see. So big advantage to para sa kanila dahil walang buff ang kanilang core. So basically, sa Mobile Legends, sa mga hindi masyadong walang alam at sa nanonood ngayon. So ang mga buff ay napaka-importante dito, lalo na sa mga core, main cores ng each team. And nakuha na nga po ng Don Bosco Manila ang kanilang first turtle sa larong ito. And the turtle is worth how many ang gold nito? 1,000 gold. 1,000. Yes, coach. Okay, at mga ang Don Bosco, they are in the lead sa gold count na and almost 3,000. Ang lamang. Yes, coach. Malaking nagawa ni Donatello doon. Yes, coach. At magandang, nasa pool ng Selena.
ang Kufra. Nice arrow doon, coach. I see. Pero mapapatay din. Ikaw, Gante. Nakita natin dito. Mamamatay din ang Hylos, coach. Double kill for Tamus. So 2-5 ngayon. Triple kill pala for Tamus. Grabe. Grabe. Yung mga off lane ng Don Bosco. Napakalakas. Ay, Kita natin kung wala pa sakit. Yes. Ang Tamus. At mga makikita natin, unang Torre ay mapupunta sa Don Bosco. Bosco, Manila. Right. Here we go. Down goes the first pillar. Yes. 4 minutes and 30 seconds. 2-7 na ang score natin. 5,000 gold difference. Wala pang 5-minute mark for Don Bosco, Manila. Yes. Pinapakita nila kung yung core nila ay yung strategy nila, coach. Oo. Kikita natin ngayon ang early dominance ng Don Bosco, Manila. Very impressive ang kanilang ginagawa dito. 72, they jumped to a almost 6,000 gold difference. Kikita natin dito kung mapapatay ba nila ang Alice. Pero nakatakas, coach. Oo. Ito. Sisipag ngayon ang Holy Spirit. Tingnan natin kung makarecover sila. 7-2 pa rin. Yes, coach. Kailangan nila makarecover dito. Kung hindi, lalong lalayo ang goal difference ng Don Bosco sa kanila, coach. Oo. Let's see kung anong gagawin nila dito. Ito yung dalawa. So yung hype, so yung Holy Spirit nasa bot side ngayon. Igagank ata nila tong Yuzhong na to. Ay na nga, coach, nagank na. Pero mag-ulti lang ang Yuzhong para makatakas sa isang iglap, coach, na baliktad ng Don Bosco, Manila. Ang team fight na yon. Oo. Napakalakas ng Yuzhong. Sinabi mo. Yep. Grabe. At nakikita natin ngayon, score now is 9-2 and 6,000 gold differential between both teams. And second turtle for Don Bosco, second Manila. Second turtle for Don Bosco, Manila. Indeed. Grabe yung offlane ng Don Bosco ngayon po. Napakalakas, napakadaya. Yuzhong plus Tamus, makikita natin kung gano'ng kasakit yan sa team fight. Ito na nga, sa try nila ikigang tong, yun, napitas nila ang Ali sa top side, coach. So, okay. It leads them. Ayan, second tower ang pabagsak na ngayon ng Don Bosco, Manila. Yes, coach, at saka nag-aabang-abang na sila. Ayun, itas. Napakasakit ng Kagura. Oo, isang naglaho ang Selena. Yeah. Makikita natin ngayon nasa bot side ng Don Bosco. Grabe yung rotation nila dito, coach. Napakasipag nila mag-rotate. And it pays off, coach. Oo. Kuha nila yung first third sa bot side at nakapita sila ng dalawa, which lead them to 14-2 na score. Isa-isa. And almost a 10,000 gold differential. Within 7 minutes. Holy Spirit. I think it will take a miracle, no? Para makabalik ang Holy Spirit dito sa game 1 na to. They need to work something on it, coach. Oo. Kasi palayo na lang palayo ng Bosco dito. At siyempre, pag natin kung gaano. Ang syempre ang momentum talaga mahirap dito sa laro ito. Ano, oras na makakuha ng momentum ang isang team, napakahirap ng, di ba, very dangerous to recover. Yes. You have to recover fast as you yes, can. Coach. Di ba? Grabe yung sinapakita ng Don Bosco, Manila, coach. Napakaganda ng rotation nila. Nakikita naman natin yung core nila, ay yung tatlo nila nasa top. Tapos bilang nasa bot naman, tapos nasa top ulit, grabe yung rotation. Magaling. Parang well-oiled machine itong mga to, no? Oo, coach.
Napakaganda ng teamwork ito. Kasi lukuyan, nasa top side naman ang Roger. Si Roger nasa top side. Okay. Ito na coach, kinakatakutan din na champion na si Roger. Coach, napakadaya ng damage output niyan pag tumaba. I think Holy Spirit School needs to do something, coach. Yeah, bigyan nito. Sa nakikita ko ngayon, kumakatok na ang Don Bosco Manila sa kanilang third turret. Yeah, yeah, yeah. Sa side. I think it's just a matter of time. Ngayon na, coach. For this game one. Parang baka pwedeng gawin na lang ng Holy Spirit ngayon. Basahin na lang kung ano yung mga strengths ng Don Bosco. Pero we never know. No, sino yung baban nila for later and they make their adjustments. Right? Yes, coach. Kailangan nila mag-usap-usap dito after this game. Coach. Ayan na. Asa tapat na ng kanilang tore. And nandyan na ang home base nila. It's just a matter of time ngayon. They're just playing, Holy Spirit's just playing defense. They can't attack. Yes, coach. Alright. 10 minutes north. Score natin is 219. Oo. And almost, wala akong masabi sa Don Bosco Manila. No? They did their homework very well, di ba? They are a well-oiled machine. 19-2 plus Torre natin 7-0. And sa Holy Spirit, zero coach. Grabe yung pinakita ng dominance ng Don Bosco Manila dito. Diba? Kunin na nila yung Lord. Yep. Talk about dominance, no? It's walang napabagsak na Torre. It's, I think, is it good defense or is it just, di ba, high-octane offense good, tayo, no? Good offense, coach. Di ba? Good offense. In your face offense, no? Yes, coach, napakaganda ng triangle offense ng Don Bosco. Wala akong masabi. Ang bilis nila mag-shift, eh, no? Top lane, mid lane, rental lane. Wala akong masabi. Parang ngayon lang tayo nakita ng ganito, di ba, sa preseason game natin. Yes, coach. Kaya napaka-interesting itong season na to. Mapapakita nila. Oo. Kaya mahalaga ng preseason games. Pero pagdating natin ng actual season, which will be coming this January 2021, please, di ba, makapag-adjust na mga teams. Di ba? Hopefully, we'll get... practice pa rin sila. Oo. And hopefully, may better, magandang net pa sila, coach. Yes, at least, di ba, mapapag-aralan nila. Kung, di ba, kung, I think, analyze. It is game one. In favor of Don Bosco Manila, coach. Yes, very well played. Dominant game one for Don Bosco Manila. Okay, so there you go. There you have it. That's game one of our preseason match, okay, for the Kairos Cup of Haraya Youth Developmental. Again, the game between Don Bosco School of Manila and Holy Spirit School of Cubao, Quezon City. Pakita natin itong ating board. Sino MVP mo? Kabiber. Coach, pinin ko yung MVP dito is yung mga lahat sila, coach, yung lahat sila eh. Nagtulong-tulong sila eh. Ang ganda ng rotation nila eh. Oo. Pero nasasabi ko, coach, ayun, MVP dito is yung side lanes nila, coach. Side. Si Yuzhong. Napakaganda ng pinakita nila. Mm-hmm. Parang maganda yung maganda yung pinakita nila paano hinandle nila yung kanilang sariling lanes, coach. Parang nakasabay sila eh. Nakasabay sila sa triangle offense ng core nila eh. Nasa mid eh. Wala ka masabi dito, bro. Wala ka masabi dito. 22-2 dominant performance by Don Bosco Manila for the first game of our preseason match. Okay, so hopefully Holy Spirit School will make their adjustments, no, for our next game.
Alright. Sige, sa pagbabalik ng ating Kairos Cup preseason games ng Araya Youth Developmental. We'll be right back. Let's shot it. So, kompleto na ang ating mga players on both sides. Okay. It's now 1-0 in favor of Don Bosco Manila. Yes, coach. 1-0 in favor of Don Bosco Manila. So, we're now beginning the game 2. Let's begin the game 2. Ito yung draft natin. First to pick ay Don Bosco Manila. First band natin. No? Para sa akin, coach, ang Holy Spirit, kailangan nila i-reflect kung ano yung kailangan nilang strategy o ano gagawin nila. Nung nakita naman natin ang game 1, nakita natin ang dominance ng Don Bosco Manila. Mm-hmm. Sana, right? Sana, Holy Spirit makes their adjustments. Yes, coach. Makikita natin kung sino din ibaban nila, coach. Oo, makikita natin yan dito ngayon sa ating game 2. Game how two. Fast they can
Ayan, coach. Sabi ko sa'yo, coach. Okay. Ano nila ang Yu-Gi-Oh. Yu-Gi-Oh. I think it's a very good choice for them. Mm-hmm. Sa ganitong band, coach. Makikita natin yung second band ng Don Bosco Manila. Sino kaya ito, coach? Sige, abangan natin. Well, hindi naman nila nakita yung offense, di ba? Barat. Si Barat sa kanilang yes, binan. Kung ikaw, may ibaban ka bukod kay, ano, sa una nilang binan, Yu-Gi-Oh, no? Second, yes, second, sino masasabi mo na, kung ikaw, nasa Holy Spirit, sino sa tingin mo yung dapat nilang iban? Ako, coach, para sa akin, kailangan nila mag-ban ng core dito. Kasi nabananay nila yung isang malakas na offlane. Brody. Ito nga, Brody. Para it's a good choice of band din, coach. Kasi kung alam yung coach, sobrang lakas, no, sobrang daya ng Brody ngayon. So, pero it leaves them to open the Vendetta, which is sobrang OP right now. Uh-huh. So, makikita natin paano nila, makikita natin paano ng Don Bosco Manila gamitin tong Vendetta na to, coach. Oo. Uh-huh. So first pick for Don Bosco is Vendetta. Vendetta. Interesting, coach. Esmeralda. Yan na naman si Esmeralda. Esmeralda and... Poof. Ay, Chu. Si Chu. Both off lanes ata nila ilalagay ito, coach. Oo. Itong... heroes na to. Pero makikita natin, coach, paano, anong gagawin adjustment ng Holy Spirit sa larong to. So they get Kufra again. Kufra! Kufra. Yeah. Kung gagawin nila naman, kinuha nila support. Si Hana. Kita natin ni Birdsy. So last pick for Holy Spirit School, bago mag-ban ulit sila ng kanilang last ban. So, pinig ko, kukunin ata nila, ayun, kinuha ulit nila si Hylos. Si Hylos. And then, we go again to the banning. Sino magbaban? Yes, si ang Holy Spirit ang magbaban. Yes, coach. Sino naman ang first to ban? And then natin. Pinig ko, kailangan na nila mag-ban ng isa pang offlane dito, coach. Oo. Ang bilis nyo kanina, no? Na-pick na nila, na-pick na ng tatlong first three picks ng Don Bosco ay mid eh. Pero di natin masasabi, coach, kung anong gagawin strategy itong Don Bosco na siya. Let's wait. Binan nila si Khalid. Si Khalid. Yan, coach. Alright. So, nila last lang. Farsa naman sa kabilang side. Farsa. Okay, okay. Now, sino pipick na ngayon? Ang Don Bosco, Holy Spirit. This is their last hero, right? Second to the last. Second to the last, sorry. So, may two bands muna, and then the picks. Ang pick natin is 1-2-1, right? 1-2-1-1. No? Yes, okay. Coach. Si Leon ang kinalakinuha. Napaka-interesting ito ah. And then, Don Bosco will pick two picks ngayon, no? Yes, coach. Yes. Last, their last two picks. Last two picks, right. Okay. Yun ko kukunin nila tong Thomas na to eh. Ulit eh. Kasi kailangan na lang nila dito is Roger. Wow! Thomas and Roger. Napaka-interesting ito, coach. Ano yari na si Roger? Gumawa rin ito eh. Piling ko, coach, ilalagay niya na itong Vendetta na ito sa offlane. Pwede. Tapos itong Roger, Kufra, and Selena sa top, sa mid. Tapos both Vendetta and Thomas will go to offlanes. Pero no. Di natin masasabi, coach. Oo, okay. Eh. Napaka... Well, ako kanina, yung laro ng Don Bosco, wala akong masasabi doon, no? It was very dominant. Ang bilis nila gumalaw. And yun nga, sabi ko kanina, they're like a well-oiled machine. Yes, coach. Grabe. Lagi ito nagpa-practice.
18. Oh, they caught Holy Spirit flat-footed. First time natin sa pre-season games na magkaroon tayo ng floor ng lopsided match. Okay, nawala. Yes. Alright. Okay na tayo. We will see kung ano yung mga adjustment na gagawin ng Holy Spirit in this game, coach. Uh-huh. Here we go. Sa ating second match, let's see if Holy Spirit can force a third game this afternoon in our preseason match for the Kairos Cup of the Rally Developmental. Don Bosco Manila up ahead, 1-0 up against Holy Spirit School. Yes, coach. Napaka-interesting din naman. Kasi alam ko, coach, ang Vendetta ginagawa talaga for, pili ko first time ko lang makikita itong Vendetta as a off-lane. Pero let's see how the Don Bosco will work in this lineup, coach. Mm-hmm. Alam ko, praktisado rin itong Vendetta. At yung Holy Spirit din eh. Mga praktisado itong coach eh. Eh well, kung makikita natin sa Holy Spirit, palagi silang gumagaling sa game 2 if they make their adjustments. Let's see. Okay, here we go. Okay. At nakita natin. Nakita natin. Napaka-aggressive ng kay Tabla ko magagangayon sila. So as usual, kukunin ng Roger ang red buff. Na! Well, yung sabi ko, Ann, kanina nakuha ng Holy Spirit ang first blood. Karangat din lang. Yes, coach, grabe. Pero makikita natin kung anong adjustment na ginawa nila in this game. So far, may nakita ka ba? Wala pa, coach, eh. Maaga pa eh. Maaga pa. Way too early dito. Wala pa kayo isang minuto eh, no? Kina natin. Pero, yes, coach. They're still playing a 1-3-1. Mm-hmm. Kita natin, coach, ano ang kanilang gagawin. So, coach, meron ba tayong mga games? Susunod? Sa susunod, by next week, meron tayo yan. Of course, Don Bosco Manila has two teams. So, baka makita natin ang second team ng Don Bosco Manila up against TFCA. Right? Okay, coach. And baka makita rin natin ang aksyon ng Cyber Mayas. Okay? This Christmas break. Right? Well, titingnan natin, no? Oh, titingnan natin, no? Kung magkaroon tayo ng tinatawag natin ng Result Cup nasa December 28 to 30. Let's see kung ilang mga participants na pwede habang sa Christmas break. Well, Christmas break naman, di naman tayo pwede lumabas, eh, di ba? Ano mga gagawa natin? Yes, good. Di ba? It's very, very dangerous na yung lumabas. Okay, tingnan natin at gumababa na si Turtle. First Turtle para sa Don Bosco and First Blood as well, coach. Okay, so Don Bosco still picking up where they left off from the first game. So they got the Turtle and they got the first kill. And now they're up ahead by 1,000 gold count and 1 kill. Yes, coach. Makikita natin nasa bot side. Igagank ata nila ang Esmeralda pero hindi to mama ang first kill. So nakikita natin sa top side, napakasakit ng Selena, coach. Kasi natamaan ang sisilyo ng araw ng Selena. Oo. So nakikita natin nasa bot side ang tatlong members. Apat na members na. Apat ng Don Bosco. Makikita natin, coach, sa game 1, coach, kung ano yung pinakita nila ay din yung pinapakita nila ngayon, coach. Oo.
Hindi mo lang kung uunahin eh, no? Ang Don Bosco. Sabi yung rotation ng Don Bosco Manila, coach. Team A? Team A to the coach, no? Malamang. Team 1. Oo. Team 1. Sana natin, nasa bot side pa rin. Igagank ata to. Ayun na nga. Napakasakit ng CD na coach. Nasa puna naman ng arrow. Asintado. Sharpshooter ata itong gumagamit ito, coach. You don't say. And ang score natin ay 4-0. In favor of Don Bosco Manila. In favor of Don Bosco Manila, yes. At ngayon nakikita natin, papunta na naman topside ang tatlong members ng Don Bosco. Kita natin yung rotation nila, coach. Napakasipag nila mag-rotate. Mm-hmm. Indeed. At tingnan natin ngayon, bakbakan na ulit. 4-0 pa rin. At lamang na ng 2,000 ang Don Bosco Manila. Manila. And I think you will get their second, third time. Second, third time. Yep. Here you go. So ano kaya gagawin ng high school para maka comeback po? Oh, well. So, nakikita natin yung momentum. Momentum na lang. Nila. Nasa Don Bosco. Ayun na nga, coach. Nakita natin. Napitas na naman ang kanilang lead laners. Like I told you, di ba? They picked up where they left off. At ganoon pa rin. Huh? Yes, 6-1 so, na ngayon. Sana natin si top side. Napatay ng 2 ang Tabus. And it leads them to their first kill of this game. Mukhang, again, if this continues, it's just going to be just a matter of time that we will end now this matchup as Don Bosco, I think, will have a 2-0 advantage. At yun na, we win this series. Umapon, mahabol nga yun ang Holy Spirit, ha? 6-4, wow, a double kill! 4-4 si CC, at double kill for Iliad. Nakita masyadong na-overextend ang Don Bosco doon, coach. Oo. Masyadong na-overextend. Hindi nila alam na nandun din pala yung mga members ng Holy Spirit sa top side. Oo. Kaya mabilis silang naka-rest po. At naka-recover, buti naman, kasi ngayon 6-4 na. Let's see, no? If the Holy Spirit can, you know, can maintain this and make a comeback. Yes, po. And force a game 3. And of course, we all know ngayon, di ba, as we've seen in the first game, how Don Bosco can be dominant all of a sudden. Kanina, di ba, lumamang ang Holy Spirit 2-0. Right? Pero biglang hanggang 2 na lang. Hindi na naka-forma. Ito na. Third for Don Bosco Manila. Pinaprioritize talaga nila yung objectives, which is good, coach. Oo. Napaka maganda yung coach. Dito natin nakikita no, yung team play nila siguro and yes, of course yung strategy. Yung rotation. Nakikita natin doon yung rotation kung gano'n nila nakokontrol yung map. Map control tawag ng coach. Oo. Nakikita natin yung pressure na binibigay nila against Holy Spirit. Ayun na coach, napitas na naman nila. Kumakambak ang Holy Spirit. Oo. Good comeback, man. I think it's a gallant fight. We go, and now it's 6-all. At lamang na ng gold count ang Holy Spirit. Good job by the Flaming Dogs. Ano siya mo? Killing spree para sa 2 coach. Killing spree. Napakaganda ito yung makikita ng Holy Spirit. And all of a sudden, Holy Spirit is in the lead. Yes, coach, by 1,000 gold lead. Yeah. Let's see if they can hold on and move forward. Maintain this lead. Oo. Oh.
Yan naman natin ang Don Bosco. Mapupush ata ng Esmeralda. Ay hindi. Well, we all know how dangerous Don Bosco is. So, tingnan natin how they can regroup. Diba? They were ahead. They were ahead. No? And how the Holy Spirit will maintain this speed and yung momentum, coach. Kailangan nila maintain to kung gusto nila manalo. Pero nag-overextend ang Esmeralda. Pero di, coach, na purify. Yes. And don't look now, Tabiber, ang Tore count natin 4-1 in favor of Holy Spirit School. Yes, coach, malaking factor din yung pag-push eh. Yes. Mahahawak mo yung ganun eh, yung map mo, coach eh. Oo. Let's see if Holy Spirit... Oo. Let's see if Holy Spirit can, di ba, can live up to their moniker so far. The comeback kids para sila mga Denver Nuggets. Yeah? Just like nung, di ba, nung TFCA, alam na, they were down, pero they fought ng game 2. Let's see if they can do it, pull up another one in this game. And of course, they need it to survive this matchup this afternoon. Yes, coach, nakikita natin na sa bot, nakuha na naman ng blue at nagkakaroon ng clutch dito, pero nag-disengage of both teams. Sabi nila, wag muna. Nakikita natin yung pressure na binibigay ng Esmeralda sa bot side. Mm-hmm. Okay. Para sa akin, coach, nasa momentum. Yung momentum ngayon nasa Holy Spirit. Yes, indeed. They have a 4,000 4,000 lead sa gold count natin. Yes, coach. Nagsimula yun nung nasa top side eh. Overextend yun. Bawi. Pero yun pa rin. Lamang pa rin ang Holy Spirit. Quote. Pero unti-unti ka, Bibo, no? They're sneaking up to the pace of Don Bosco Manila. Don't look now, ang lapit na nila ngayon. They're now... Kunin na ata nila ang Lord for Holy Spirit. Oh, for Holy Spirit, doon na. Ganda na pinakita ngayon ng Holy Spirit coach. A nice recovery, no? Yung momentum shifter talaga yung nasa top side coach eh. Doon natin nakita kung paano ayun eh, nakabangon or nakakuha ng momentum ang Holy Spirit. At ngayon, ang Don Bosco looks like they're playing defense in this coach, defense second game. Yung game mo nakita natin kung gaano kalakas ang offense nila. Oo. Makikita naman natin coach kung gaano kalupit naman ang defense nila. Kung madi-defense nila ito, coach. Pwede ba ginagawa ang strategy mo yun, Kabibo, na parang ang playing possum na game 1 lang. Parang chine-check out mo lang kung ano yung kalakasan ng team. And then bawi ka sa second match. Yes, coach. Para yung ibang teams gumagawa din yan eh. Para makakapag-adjust nila. Oo, oh, sinasize up lang nila, no? Yes, coach. Oh. Pero makikita natin dito kung gaano kasakit at gaano kakunat ng Esmeralda, coach. Pero nahuli ng Don Bosco Manila ang clon. Oh, ngayon it's tied, but tied sa kill count natin. But still, only ng gold and towers. Yes. 7-1. 7-1 at malapit na sila sa home base. Siyempre, yun ang kanilang goal is to reach home base na kabila. Yes, coach. Grabe yung Esmeralda, coach. Napakakunat. Oo. Mga ma'am na ang bima. Pero, wala ka na masabi nila ngayon. Okay, limamag na ulit ang Don Bosco sa kill count. Tingnan natin if they can have this in control and have this matchup in the wrap. Okay? Tingnan natin kung masishift nila ang momentum.
sa kanilang side coach. Yes, we're now. Nasa defense mode pa rin eh. At nahuli na naman ang Roger. Nahuli na naman ang Roger. At napatay nila din ang Famous Coach. Grabe. And then, bumalik na naman sa Holy Spirit School. Yes, Coach. 4-1. It's a very... sa kanilang 2. Napakagandang pinapakita ng off-lane. Yung N7 ngayon, Coach. Magandang pinapakita ngayon. Yes, indeed. This is a very exciting game 2 of our matchup today. Kanina, ala, para, ewan ko, nagsa-size up lang ng Holy Spirit noon. No? Pero ngayon, parang nagpakita ng tunay na kulay ang Holy Spirit. Nakapag-adjust at nakapag-usap sila, Coach. Kasi, pero ikita natin, Coach, kung kaya nilang itapusin na ito, Coach, or maka-comeback ang Don Bosco. Well, kailangan tapusin ang Holy Spirit School. It's very interesting. If we have a third game this afternoon, indeed, yeah? Yes, yung gusto natin makita. Tignan natin. And, well, of course, don't count out Don Bosco. We can see how dominant they were noong first game. Yes, Coach. 22-2, imagine. Diba? Imagine, 22-2. Hindi natin masasabi. Oh, nahuli ang Claude na Cupra pero nakatakas. At napatay nila ang Roger at ang Cupra. Double kill para sa Chu. Double kill para sa Chu na naman ng Holy Spirit. Yes, Coach. Grabe, 12-16. In favor of Don Bosco. No, in favor of Holy Spirit. Yeah. Lumamang na ngayon. I think this is the biggest lead that the Holy Spirit has for against Don Bosco. Let's see if they can pad on to this lead. Okay na. Sinisimulan na nila yung Turtle din. Si Turtle at itong mukha makukuha rin nila. Well, yan na. Ayan, nakuha nila ito. Yan, Second Lord para sa Second Lord, of course. Holy Spirit. Para sa Holy Spirit. Kaya na ba ang tapusin ng Holy Spirit well, na itong larong? They have to act now. Right? Habang on the ropes ang Don Bosco. Yan na. At yun nga. At ngayon naman, kumakatok naman ngayon ang Holy Spirit sa home base ng Don Bosco. It's the other way around. Entering the 17th minute of our second game this afternoon. I think this will be the last clash if nanalo tong Holy Spirit na to sa clutch na to. Uh-huh. Or makikita ba natin yung endurance ba or precision ng Don Bosco? Makikita natin kung kaya ba nilang i-depth to. Ayan. Makakatok na po ang mga napangalatin po. Ayan na. Makakatok na po ang Holy Spirit sa kanilang base code. Oo. Uh-huh. A long ways to go pa ang Don Bosco in this second matchup. A 7-1 ang lamang ng Torre ng Holy Spirit. At they have to get, ayun na, inatake na nila ang home base. Double kill para sa Chu. Para sa Chu ng Holy Spirit. And it's a matter of time, 19-12 is our kill count. I think we will go for game 3, Coach. And what a game! Napakaganda. What a recovery by Holy Spirit. Napakaganda ng pinapakita ng both teams in this series. Mm-hmm. Kahit pre-season pa lang makikita natin yung kung gano'n sila ka-ready. Oo. Ganda. Ang ganda na nakita natin. Ito ang ating post-game. A win by Holy Spirit. They made their adjustments. At sino yung nasabi ng MVP para sa Holy Spirit? Sabi ko yung MVP, Coach, ayun, yung off-lane nila. Grabe yung pinapakita nila ng off-lane strategy, Coach. Mm-hmm.
yung lalo na yung Chug. Si at Chug. Para sa akin, yung momentum shifter talaga ng larong is yung nag-overextend ang Don Bosco upside at napitas nila. Napitas what I mean, napitas ng Holy Spirit ang three members ng Don Bosco, which give them the momentum. Oh. Well, dito mas naging aggressive yata ang Holy Spirit, no? Sa pagkakaan ng ganun. And nakita natin sa first game kasi yung ang bilis ng Don Bosco, pero dito parang ano ba yun? Tinignan lang sila ng Holy Spirit ng first game? Let's find out dito sa third match natin sino magwawagay sa ating preseason match sa ating Kairos Cup. Our matchup, Don Bosco School up against Holy Spirit School. Third game. We'll be back in a while. Ano coach, red save. Right, we're just waiting for one more player ng Holy Spirit School. Score ngayon is 1-1 in this best of three preseason game. Nagbawian lang sa unang dalawang games. No love lost between these two clubs. Let's see who will come out the victor. Of course, it is only a preseason game. Parang sinasabayan natin ng NBA, no? Cub Heber. Coach. Parang no bearing ba to? Or nagsa-scout na tayo? A lot, di ba? A lot in store for us. Of course, we're very happy that Don Bosco Manila has joined Araya Youth Developmental. Of course, Holy Spirit School is one of the founders of Araya Youth Developmental. It's very exciting and first time tayo nagkakaroon ng eSports and we are only test broadcasting. So, pasensya na lang kung minsan may mga nakikita kayo na di kaaya-aya. We're still checking on our
technicals, okay? And of course, marami tayong improvement. Kahit tayo mismo dito, developmental stage rin tayo sa pag-gamecast at pag-shoutcast. All right. We're good to go. Yes, for our third game. Let's go. Ito, ano muna tayo dito, no? It's a treat bago tayo maghapunan this evening. First, so blue side naman ngayon, ang Holy Spirit po. Okay. Holy Spirit will be the first to ban, okay, the first hero. They have 20 ticks to do so. At unang bilan ay si Yuzho. So ban ulit nila si Yuzho. First ban ng Holy Spirit ay si Yuzho. Yuzho. So hindi makikita natin, Coach, dito kung magkakaroon ba ng adjustments ang Don Bosco. Indeed. Na nakita nila Barat Sulet ang first ban nila, Coach. Oo. Which is a good choice. Lagi ban na rin yun, Coach, eh. Sobrang daya ng damage output niyan. Napakasakit ang napakakunat pa, Coach. Kaya priority ban din yan, Coach. Right. And if ever hindi na ban yan, priority pick yan, Coach. Oo. Okay, sino naman ngayon na magbaban? So Brody again. Si Brody. Just like I think too. Yung ban ng Holy Spirit. And now, Don Bosco, they have 20 seconds to ban another hero from Holy Spirit School. Sino kaya ang kanilang ibaban na hero for our third matchup? Sino kaya? Ayun, si Vendetta. Good ban. No. So, sino ang first pick ng Holy Spirit ngayon, which is si Esmeralda. Esmeralda na yung go-to. Kita naman natin kung gaano kakunat at kalakas ang Esmeralda. Minamama ang ibang players ng Don Bosco. Kanina, no? Triple kill ba yun? Triple kill yun pa kanina, no? Makikita natin kung paano i-counter ng Don Bosco or nakagawa ba sila na pag-usapan ba nila paano nila kukontrahin itong Esmeralda na to. Okay. At inuha nila si Chow, kung ano mang tawag dyan, at si Kali. Chow at si Kali. Both offlaners ang kinuha nila. At on the other side, kinuha nila si Lunox as their support. Lunox. Alam naman natin, napakalakas, napakasakit ng damage output nito. And their third pick, wala pa? Wala pa, Coach. Si Hilda. Hilda, yes. Hilda. Okay, now, hindi ko alam kung first time ni Hilda ba rin, no? Diba? Hindi, Coach. Nagkita natin yung Hilda. Ah, kay tama. Kay Joseph. Kay Joseph. Na nakita natin kung gano'ng kasakit at gano'ng kakunat. Oo. I think siya yung MVP nung larong yun, Coach. Well, siya nga ang MVP. Well, kasama ng Joseph cannot make it today. So, shout out kay Joseph. Wala, Coach. Diba, Joseph? Ayun nila eh. First. Kami rin naman, Coach. Finals. Pero, final. Nandito ako. Well, you'll get through. Of course, maraming salamat kay Ka Bieber for setting this up. Of course, he's my coach dito sa ML na to. At tayo dito nag-aaral ng student of the game in game casting. So let's see how we fare. Hopefully by January, we'll be smooth as silk sa ating pag-game cast. Okay, Tamus is banned. Uy, kinuha pala ng Don Bosco si Farsa. As you know, Coach, Game 1 and Game 2 nakaban tong Farsa na to. Ah. Pero ngayon, Coach, na-pick na din. Okay, first time, we see Farsa will be in action this afternoon. Yes, Coach. Napakadaya din yan, Coach, as a support. Napakalakas ng damage output niyan.
end zoning, coach. Now I'm learning, no? Dapat na, reminders. Reminder natin para sa lahat, no? To subscribe in our YouTube channel, okay? Haraya Sports, please subscribe and hit that and notification button. Okay? And nakita natin, coach, ngayon, ang club ay tinik ng Don Bosco. Nakita naman natin kung gano'ng kasakit yung club kanina. Nakapag-farm eh. Tama nga, coach, sabi ni Osh kanina eh. Mm-hmm. Pag nakapag-farm ang club na to, ayun, coach, nakakatakot. Shout out kay Kuya Osh, na si Kuya Osh is watching. Yun lang nga, hindi siya maka shoutcast ngayon. Nasa library ba si Kuya Osh? Si Kuya Osh. Okay, we're set to go. We're set to go in our last game. Last changes. May changes na gina? Sinuha naman ng Don Bosco Manila ang highest coach. Okay. So, kita natin ang game 3. Grabe, coach. Pre-season pa lang, pero pinapakita na agad nila ang kanilang talents and skills. Talents and skills. Dito, okay, bago tayo mag-game 3, shout out kay Coach Jeffrey Mangubat. Yes, para sa, shout out kay Coach Jeff. Yeah, ang ating quality control supervisor for Haraya Sports. Alright. Na pala, ang ating song for the year performed by TFCA sa Polo. Ang Dugong Haraya, you're hearing it right now. Check out Apollo's other songs in his YouTube account. Just search Apollo. One of the up-and-coming rap artists we have. Okay, we're all set for game 3. Konting hintay nilang. Hopefully, technically, this will be a sound game. Walang interruption ng internet, no? Yes, coach. Naway both sides. May magandang internet connection. Okay, shout out rin. Shout out rin kay Mr. Sir Lex ng Don Bosco, Manila. Here we go! Start of the game 3. Okay, we see Holy Spirit in blue and Don Bosco I red. Kita natin kung anong ginawang adjustments ng Don Bosco or pagpatuloy ng Holy Spirit ang kanilang momentum of this game. Yeah, interesting matchup we have. Very interesting, coach. Well, how about tayo ng game 3 sa best of 3, right? First blood para sa Holy Spirit. Don Bosco. Para sa Don Bosco, yeah. Grabe yung... Ngayon, double kill pa rin! At ngayon, early lead for Don Bosco. 3-0. Grabe yung ganon. Ito na nga, coach, sabi ko kung nakapag-adjust na ba ang Don Bosco. Nakapag-muni-muni na sila. Anong gagawin nilang strategy? Mag-muni-muni, no? O pinag-aralan lang balita ang Holy Spirit sa second game. Ano ang kanilang strengths since this is a preseason matchup? Yes, coach. Pwede rin that's... Pero napaka-interesting to, coach, pagdating sa mismong season na eh. Yeah. As nung makita na nila yung mga gameplays ng other teams, so pag-aaralan ba nila yun? Magpa-practice ba sila before the season? Yep. Parang magkakaroon ba sila ng bagong strategy, yep, bagong lineup ng ganun, coach. Kaya magandang factor to, coach, para sa kanila din. Yes, and tama-tama. Nakikita nila pa. Oo, tama-tama na magki-Christmas break tayo.
So they will have time, no, to practice with themselves and into preseason to practice against each other, right? Yes, coach. Mm-hmm. At ang ating turtle ay chinichibog. Nakuha na na Don Bosco ang turtle. 5-0 pala, coach. Five. In favor on Don Bosco Manila. Napakaganda. Mula. Napaka-dominant. Ang Don Bosco ngayon ay, on a rampage. Pero nakita natin yung game 2 kanina, nag-comeback ang Holy Spirit. Solo kill ng Hilda ang Khalid sa topside, coach, which gives them their first kill in this game 3. Yes, nakita natin kanina how Holy Spirit came back, no? When they were down in the second game, akala natin magpapatuloy na ang Don Bosco noon, but no, the comeback kids of Cubao made their way and forced a game number 3. Let's see if they can pull through. Last time they had a game 3, no, hindi sila nagwagi against the TFCA alumni team. Yes, coach, ayan na nga, 7-1. Ito na nakikita, coach, napakalakas ng Farsa sa pag-gang, coach. Napakasakit din ng damage output ng kanyang ulti, coach. Oo. Grabe. At 8-2 na ngayon, don't look now, and it count natin lamang ng 2,000 sa gold ang Don Bosco Manila. Will the comeback kids of Cubao? Worst minutes pa lang in game, pero meron pang magandang mangyayari, coach, dito. Oo, tanda natin, nag-overextend kanina ang Don Bosco. You should be wary of that. Making another mistake ng ganun can be costly, and it cost them the game number 2. And of course, we all know at makakatakas ang back siya dito, coach. Yan na. Shutdown para sa Hylos. 3-9 ang score in favor of Don Bosco Manila. At nakikita natin kung gano'ng kasakit ang ulti ng Farsa. Ayun ang sinasabi ko sa iyo, Coach Wright. Mm-hmm. Kapiking pa ng napakadaya ng Farsa. Napakalakas ng kanyang kill potential. Kill potential, no? Yung damage na nagagawa niya. Yes, Coach, ng kanyang ulti. Nakikita natin kahit umeso lang siya sa likod ng team fight at mag-ulti, papaulanan niya ng mga kanyang ibon. Grabe, napakasakit tong Farsa na ito, coach. 3-10 ang score in 5 minutes and 30 second mark in this game 3. Lamang ang Don Bosco Manila ng 2,000 gold lead. Well, they have to be careful. Kanina nangyari, they were like careless, no? And the momentum shifted to Holy Spirit. Right? Yes, coach. Kailangan ng, para sa akin, kailangan ng Don Bosco i-maintain tong momentum na to at wag silang magkamali, coach. Oo. Oh, they're working at their gold count right now. 3,000 yes, na lamang. And, although wala pang Torre na babagsak, pero slowly but surely, no, mukhang nakukuha na. And on the other side, coach, kailangan ng Holy Spirit i-regroup ang kanilang sarili. Ayun na nga, coach, sabi ko na mababatay nilang Hylos. Feeling split para sa Baxa. 5-10 ang score in favor of Don Bosco pa rin. Kikita natin sa top side, naglalabanan ang Hilda at Khalid. At mapipitas ata nila ang Khalid dito. Napakagandang response ng Lance, which gives them 6-10 in favor of Still in favor of Don Bosco, no? Pero the comeback kids of Cubao, tingnan natin if they can pull through, right? Kanina kanina ganun rin na nangyari, no? So let's see. Palagi sila nagka-comeback. No? They're very dangerous. Well, no lead is safe for Holy Spirit. Let's see ngayon kung ma-control pa rin ng Don Bosco ang game na to.
Don't look now, don't look now, Kabiber. Ang gold count natin ay 1,000 na lang. 1K na lang ang lamang up. And we seem to have a problem. Alright, let's see, no? We'll be back. Connectivity, and we're back. And we're back. At kapag balik natin, Coach Lakapitas, ang Don Bosco. 6-11 ang score ngayon, Coach. 6-11. Kukuha nila ang first turret. First turret, yes. Oh, 1-0 na lamang na ang at mapipitas ng Don Bosco din ang Lunox, which gives them the control to the turtle. 6-12 ang ating count, lamang pa rin ang Don Bosco. Lahat ng game 1 to game 3, Coach, Don Bosco ang nakakakontrol ng turtle, which is a good example of a team, Coach. Mm-hmm. Talaga alam nila, no? Alam nila yung priorities. They know how to prioritize objectives, Coach. Yep. As well, in the same time, yung rotation nila, Coach, nandun din. So, it's a big factor for a team that knows how to control objectives. Good point there, ano, Kabiber, no? So, hindi lang attack, no? It's methodical, no? Yes, methodical yung paggawa nila. And unti-unti, yes, they are getting momentum, right? Within the match itself. Yes. At ayun, in the same time, yung goal nila, Coach, pag nagiging ahead sila. Mm-hmm. Kaya it's a big factor na kailangan ng mga, hindi lang dito sa game na to, but for everyone who's watching, mm-hmm, na kailangan ng objectives. It doesn't matter na kung mataas kayo sa kill, you can always come back if you play the game properly. Mm-hmm. And methodically, right? Yes, Coach. And that. I think it's just a matter of time, my friends. 15-6. Ang kanilang core nagwawala na pero na-shut down ng Hilda. 4-1 para sa Claude, Coach. 4-1-7. Makikita natin kung makaka-comeback ba itong full spirit or masi-shift nila itong momentum na to. Oo. Medyo uphill climb ngayon, 16-7. As we approach, yes, 10 minutes natin. Napakadaya talaga ng Esmeralda, Coach. Piling ko ito yung magpapahirap sa Don Bosco mamaya. Well, ayun, 16-8. Pero, slowly but surely, nakikita natin sa top side, masyadong malalim ang Hilda and leads him to his death, to her death pala. Nabali pala si Hilda. Nadali si Hilda doon. Si Hilda. 8-17 close in favor of Don Bosco Manila. At ngayon, nasa Lord side. Nagsusolo Lord ang Claude. Pero pupuntahan na siya ng kanyang teammates para bantayan, para i-secure ang Lord. At ito yung back shot, nang gugulo sa kanila. Kikita natin kung sino makakakuha ng Lord. Sino ba? Lord. Nakuha ng Don Bosco yung Lord. They're successful in getting the Lord and they advance. And yes, now they have almost a 6,000 gold lead. Yes, Coach. At nakapita-apita sila ng three members
of Holy Spirit. At the same time, 20-9 ang ating kill count. Although mga Torres, almost the same, 4-3, but still in favor of Don Bosco Manila. Yes, sir. Well, tingnan natin anong strategy na gagawin ng both teams. Pero mukhang... Tingnan natin kung mag-depend nila tong... Pero mukhang laman ngayon ang Don Bosco, they have momentum going their way. Yes, coach. Pero grabe, grabe talaga yung wave gear ng Esmeralda, coach. Nakikita na natin kung gano'n, paano niya tinunaw ang Lord na may tulong ni Hilda. Napakadaya talaga yung champion na ito. We're on the 12 minute mark of this game and the scores are 9-20 in favor of Don Bosco Manila and a 5,000 gold lead to Don Bosco Manila as well. Indeed. And I think defense na ang priority ngayon ng Holy Spirit. Kumakatok na kasi ang Don Bosco Manila sa kanilang home base. Yes, coach. Kumakatok na naman. Oo. Pero magiging successful ba sila sa pag-defend nito at maka-gain ng momentum? Or ma-end na ng Don Bosco Manila itong laro na to, coach? We will see in just a few minutes. Oo. Kasi, anyway, Don Bosco Manila is starting to make their move. Ayun na, coach, nasa mid-air sila. They are applying pressure in mid-air. Extreme pressure na. Medyo nakawala lang na ngayon. But, okay, yan natin. Ganun, nag-reset sila. Eh. Reset lang. Then, nakaka ulit yan, no? Yes, coach. Utakan lang din yung coach, eh. Pag meron silang nakakita ng momentum, ayun, utakan lang din yan in both sides of the team. If may nakita silang member na nawawala or nag-iisa, pwede nilang suburin yan and it will give them the advantage kasi 4v5 na yung laban. Kumbaga, yung quadruple team mo, di ba? Yes, coach. Smothered. And the death timer of both sides are mataas na. Oo, kasi nasa entering 15 minutes na tayo. Yes, coach, parang nasa parang mga endgame na yun or late mid-game eh. Yeah. Papunta na tayo sa ganun eh. Pero I think the Don Bosco Manila will wait for the Lord until bago sila gumawa ng move, coach. Interesting ano yun ha, strategy yun, ano, yung quadruple team mo, triple team mo yung isang hero, no, para di ba para ma they will play na on a disadvantage, di ba? Yes, because coach. Of the kill ano the kaya recovery kailan, time regen time sides, bawal sila mag-camel so I think na Don Bosco Manila will wait for the Lord before make their move. I see, which is a good thing because patience lang, no? Kasi yes, coach. Kasi yung Lord, ayun eh, nagbibigay din ng buff sa mga creeps yan eh. So basically, naka-enhance yung buff, yung minions, which gives them the strength, wow, and the health that will help the team to push the lanes. At ayan, nakuha na nila ang Lord. Therefore, a 5,000 gold advantage. Na coach. Kita natin kung gaano kasakit ang Farsa. 6-0-11 para sa Farsa. So napakataas ng PDA niya, coach. Oo. Napakataas ng kill participation niya. Sobrang good pick talaga, coach, yeah, ng Farsa sa team fights. Yeah. Is Farsa kasi ngayon lang naglaro, no? Yes, coach. Laban siya sa unang dalawang games. Yes, coach. Laging ban din yan. Oh, pero sulit yan. Ginamit nila to their advantage. Hindi kasi binan ng Holy Spirit School.
So therefore, well, the damage has been done ngayon. Ika nga. And it's a 22-10 lead sa kills and a 5,000 gold count lead for in favor of Don Bosco Manila. Yes, coach. Grabe. Di coach, nakuha pala ng Ghoulish Beard School ang Lord. Kaya pala yung naagaw. Naagaw? Yes, coach. Kaya nakikita natin, naka-push. Wala na ang top turret. Ah! Nung kaya hindi ko nakita yung coach. Oh, hindi ko rin nakita eh. Kaya medyo naka-recover sila sa gold count, right? At ngayon, lumamang na ang Holy Spirit. Well, lumamang na ang Holy Spirit. Hindi naman, coach, yung turret din. Oo. Patay na sila na. Yes. Namang na lang ng isang. Lumamang na isa, actually, ang Holy Spirit against Don Bosco. Interesting matchup, no? Bagamat leading ang Don Bosco sa kills, naka-recover naman kahit papano somewhat ang Holy Spirit and make it a close game. And now, we're on the other side of the map. Yes, coach, kaya nakalamang at nakahabol ang Don ng Holy Spirit, sorry, sa turret. Grabe, coach, nakita niyo naman ang love. They no love lost between these two teams, no? Kahit pre-season coach, game lang to. Coach, punta nga po kayo sa team 1. Okay. Sorry. Break lang tayo. Kailan natin internet connectivity ng both sides. Kamusta inyo na rin, coach, yung team ko? Nandun ang lahat bago ko to simulan. Nakasulat na ang dapat puntahan. Alamin mo kung saan ba ang dapat nadaan. Kahit na mahaba pila, huwag magtulakan. Ayos lang ang mahuli, huwag isipin na mali. Pag ikaw ay nadapa, bangon lang ulit. Nasa palad mo lahat, huwag ka lang magingat. At hayaan mo na tagumpay sa'yo ang mangulit. Ibang level na dapat maabot. Di mo pwede na makuhi ang pagkaikitakot na magpasubok. Sa pagsubok, pagpalagi na ang humarap sa'yo. At siya na nga akong matok. Lampasan mo ang sarili mong kakayahan. Tumuklas ng ibang bagay, huwag limitahan. Sa pagbuo ng iyong pangarap, walang sukatan. Ibuka iyong pagpiklip at walang hanggan. Call me visionary, call me visionary. I ain't no hero, but I know that I am legendary. Call me visionary, call me visionary. I ain't no hero, but I know that I am legendary. Initiate retreat! Alright,
Okay, ladies and gentlemen, si Gab Bieber. Yes, coach. Alright. Okay na ba tayo? Yes, coach. Magsistart ako. Alright. As we resumed, now it's a close game, but kills natin, mas lamang talaga ang Don Bosco. But ang tore natin both at 6 apiece. Pero medyo lumamang ngayon ang Don Bosco sa kanilang gold count. Lamang sila ng around 6,000 to 5,000 gold. Over Holy Spirit. Game, but long game as well, so we're entering the 20-minute mark, coach. Oo. Well, very patient ang Don Bosco, no? Very methodical kasi, no? Ni sila... As well sa Holy Spirit, no? Grabe. Oo. Grabe pinakita nila precision. Endurance, eh, no? Kasi tagal na nito. Oh, yeah. Coach, as, as we know, sa early minutes lamang talaga yung Don Bosco. Oo. So we're just hanging there. And that, you know, how the next few minutes, di ba, will fare. Tingnan natin kung as of now, lamang pa rin ang Don Bosco, no? But they have to be very careful because... Kapagkita natin dito, in-start na ng Don Bosco ang third round of this game. Oo. Kapagkita natin, nakikita natin dito, yung Holy Spirit School ay pumupunta na dito rin sa side ng Lord. But I think they would reset the Lord coach. Eh. Because look at the top side, two players of high school of Holy Spirit their coach. So they might at yun, nakuha nila. They were successful with that, and then so does itong Don Bosco sa kabila. So nakita natin, coach, team, pinagpatuloy na ng Don Bosco ang Lord because they know that two players of Holy Spirit ay nasa top side. Kaya makikita natin sino nakakuha ng Lord. Hindi ko nakikita kung sino nakakuha ng Lord coach. I think... Sino nakakuha na? I think... Yes, coach. The Don Bosco, Don Bosco. Manila secured the third word of this game, coach. I see. So, mapipitas din ata nila ang Lancelot, coach. I think this is it. At mahirap na. Mahirap na this stage, no? Na mamatay. 20-second death timer of both teams, coach. But... Ayun yung Esmeralda, coach. Napitas ang cue, pero let's see kung paano nila gagawin. Ayan na. Kung makakasugib pa sila sa game na to. I don't know. Well, mahirap na mamatay at this stage of the game. Ayun na, coach. I think this is it, coach. Game 3 for Don Bosco. And here we go. Ganda ng laba. Ganda ng laba, coach. Yes. Wala rin ang masasabi for both clubs. They both played their heart out. Well, we will just have one victor, okay, in the game, and that is Don Bosco coming up on top ng ating preseason matchup against Holy Spirit School. Okay? Napakaganda ng laban, coach, na pinakita ng both teams in this series, coach. Yes. Grabe. It's grabe. Going to be a very exciting season, no? Come January, when these two clubs meet again, we never know, no? We never know. Okay, let's analyze this game. Sino ang MVP para sa iyo, Kabiber? Para sa akin, coach, ang MVP na itong laro na ito is yung Farsa, coach. Para sa akin, napakaganda ng pinakita niya, napakaganda ng zoning niya sa mga team fights, coach. Makikita mo kung gano'ng kalakas yung damage output niya, kaya nakanamang itong Don Bosco Manila na to, coach. Yes. Grabe yung Farsa na to. Kahit hindi man MVP dito sa game na to, pero para sa akin, coach, napakagandang pinakita niyang napakaganda, coach, ng kanyang napakaganda ng presence ng Farsa sa larong to, coach. Very well said. And utilize talaga. And any honorable mention for Holy Spirit School? For me, coach, ang honorable mention dito is the offerings. Especially Esmeralda and Hilda, coach. Nakita niyo naman kung gaano nila na pressure to
na pressure yung side lanes at saka kung gaano sila paano nila na handle yung waves, yung wave, yung minion wave. Yeah, both teams are both teams are very methodical eh, no? Sa kanilang gawa, each in their own ways, no? kaya tumagal yung laro to 20 minutes and tumagal yung laro to the third game actually, right? So I think come the true season, let's see, no, how they will fare, if this will be another squeaker of a game like this preseason matchup. Any last words, Cab Heaver, before... Grabe ko siya. Excited ako para sa season, coach. Sa season 1 ng Kairos Cup. Grabe, ngayon pa lang sa preseason, we just witnessed these kids, these players, to showcase their talents, coach, in terms of this game. What more pa kaya, coach? They have 1 month, I think, to prepare themselves. And not to mention, a Christmas break. So hopefully, Christmas break. Yeah, hopefully it will be beneficial for everyone, and hopefully everyone, diba, will be happy and be safe this Christmas break. Yes, coach. We all need this Christmas break. Well, kung ang ML ba makakatulong sa atin to relax or maybe work again and focus, no? So, yes. Thank you very much for joining us, our viewers. Don't forget to subscribe in our YouTube channel. Of course, we're also located at fb.com/HarayaYouthDev. And of course, in our YouTube channel, please subscribe and ring that notification button. Mula sa ating studios dito sa Raya Youth Developmental. And of course, maraming salamat, Cab Heaver, for organizing this event. Yes, coach. Thank you. Thank you, Coach Rice. Yes, good luck sa iyong finals. Shout out sa Adamson and your crew there. Mga gamers. And of course, esports athletes ng Adamson. This has been Coach Ryan Villena of Araya Youth Developmental. So we'll see you around in our next preseason matchup. For today, we had Don Bosco Manila being victors against Holy Spirit School. Until next time, this has been the Araya Youth Developmental Kairos Cup preseason game. So stay safe, and we'll see you around.